importante ba na mapasa mo ang JLPT or Japanese Language Proficiency Test para ikaw ay makahanap ng trabaho sa Japan? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Gaano ba kaimportante ang Japanese Proficiency Test para sa mga taong naghahanap ng trabaho? Kung iisipin ko kung ano yung mga pinagdaanan namin bago kami makapunta dito, para sa akin talaga mahalaga na matuto ka kahit papano ng Japanese language or ng Nihongo. Siguro kahit at least N4 level ay mapasa mo. Pero sa video na to, para saan ba ang JLPT at ano bang maitutulong nito sa pag-a-apply mo ng trabaho dito sa Japan? Nung kami ay nagpa-part-time job pa lang hanggang sa naging full-time employee sa isang company, mas maganda kung meron ka mailalagay na language proficiency certificate or na nakapasa ka sa ganung level ng Nihongo pag ikaw ay naghahanap ng trabaho. And dahil napag-usapan naman na natin yung pag-a-apply ng trabaho dito sa Japan, ito yung hiring process nila dito. Madugo talaga yung process ng paghahanap nila ng empleyado or ng applicant para sa job na a-applyan mo. Bakit ko nasabing intensive or talagang mahirap? Unang-una, hindi natin language ang Japanese language or ang Nihongo. Kaya dun pa lang, mahihirapan na tayo during job interview. So, kailangan na matinding practice. At mamaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano ako nag-memorize ng mga linya ko sa Japanese interview. Papyaw lang. Siguro gawa natin yan ng separate video. Pero, yun na nga, e-expect ninyo na during sa job interview ay talagang in Japanese kayong mag-uusap at hindi in English. So, merong mga interviews kami napuntahan na one-on-one and meron ding group interview, which is sobrang nakakahiya. Kasi maririnig ka ng iba mong ka-competitor na mga nag-a-apply ng same position, maririnig ka nila mag-Nihongo. So, alam mo na agad kung sino yung hindi marunong sumagot. Diba? Nasubukan din namin yan. One-on-one interview and group interview. Sobrang fail yun. Pero charged experience. So, meron din namang kasama sa proseso nila yung pagsusulat ng entry sheet. Ayan, yan ang tawag nila dito. So, pagka sinabi mong entry sheet, ay nakalagay doon kung ano yung mga capabilities, yung skills na meron ka. So, naka-itemize doon lahat. Actually, more on IT to eh. Sa IT, nakalagay doon yung mga programming, mga applications na kaya mong gawin. And meron din naman, syempre, may iba pang mga skills doon kung meron ka mga computer-related programs na alam. Yan, i-rate mo yung sarili mo sa entry sheet. At kung ano-ano pa yung mga kaya mong gawin, yan ang tinatawag nilang entry sheet. Then, syempre, kasama din sa hiring process nila, yung cover letter. Okay? So, pag ikaw ay nag-apply, kailangan, syempre, yung resume mo ay in Nihongo. Hindi naman na kailangan, hindi required yung cover letter sa resume. Okay? Kahit resume lang, at kahit sulat kamay na resume, mas ma-appreciate nila yan. Pero, Nihongo, guys. Nihongo ang resume. So, abangan ninyo. Minsan, ipapakita ko sa inyo yung aking Japanese resume para may idea kayo. Kung ano yung ginamit ko sa pag-apply at kung ano yung pumatok. Kung ano yung pumatok sa employer at kaya ako nakakuha ng trabaho. Ano yung ginamit kong resume? Abangan nyo yan. Papakita ko sa inyo yan. Pero tandaan nyo, guys. Hindi sa lahat ng trabaho dito sa Japan ay kailangan ng Japanese skills. Although most of them are requiring Japanese language. Ayan, Japanese exam. So, may mga industry fields dito sa Japan na hindi naman kailangan na sobrang galing. Kahit man lang mga N4 level ng JLPT, mamaya pag-usapan natin yung mga levelings na yan para at least may target kayo. Ang importante guys, pag mag-aaral ka ng isang skills, meron kang goal, meron kang target, gano'n ba ka-proficient yung dapat mong matutunan dun sa bagay na yon. Kaya nga, skill eh, di ba? Kung may alam ka sa programming at nasa IT industry ka, hindi naman necessarily na kailangan mong matuto or fluent sa pagsasalita ng Nihongo. Dahil ako kahit paano, kahit sa trabaho ko, kahit more on telecommunications, more on computers, hindi naman ako ganun kagaling mag-Nihongo. Sobrang baby ko pa rin magsalita ng Nihongo, pero hindi nila ini-expect na kailangan magaling ako. Importante na maintindihan mo yung sinasabi nila kahit papano at nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Pero advantage yun guys, ang merong JLPT or kahit ano pang mga equivalent na language
certificate na Nihongo. So ano nga bang ibig sabihin ng JLPT? Nabanggit ko na kanina, Japanese Language Proficiency Test. So sa Philippines, para makakuha ka ng test na yan, ay may nag-o-offer niyan sa, nung time namin, 2015 ata, kumuha kami ng N5. So sa May Makati branch, meron silang, hindi ko na maalala yung building, basta sa May Makati, Pacific Star Building ata yun. Doon kami nag-apply nag-register para mag-take ng N5. And then yung mismong exam sa De La Salle University. So makakakuha kayo ng mga ways doon sa JLPT mismo, JLPT website, kung saan, kung sa Philippines ka magte-take ng exam, meron silang overseas na office para makapag-take ka ng JLPT. So importante yan guys, para alam ng employer kung ano yung capability mo sa Nihongo. So what are the different levels of JLPT? Ayan, ano-ano mga differences or different levels ng JLPT? So merong 5 levels ang JLPT, which is yung N5 yung pinakamadali and yung N1 yung pinakamahirap. Okay, so sa mga skilled worker, like specified skilled worker, ayan, SSW, at least N4 level. Okay, so N5 nandito, N4 level ang iyong maipasa na JLPT or any N4 level equivalent, kahit hindi man yung JLPT, kasi meron ding Japanese Foundation Test na pwede mong matake kapag ikaw ay nag-apply as SSW applicant. So yung N4 and N5 level ay ito yung mga basic Japanese words, grammars, and sentences, kung paano mo bubuin yung isang sentence. So ito yung pinaka-foundation, kung ano yung dapat mong pag-aralan ng mga verbs, adjectives, and kung ano yung pagkaka-in order ng kanilang pagsasalita ng Nihongo. So yung composition ng sentence, 'di ba, magkabaligtad. Kung in English mo siya babasahin, pagka sa Japanese, baligtad din, 'di ba? So ang pinakamahirap naman ay yung N1 and N2, which measures the level of understanding. So medyo mas ano to, marami ng mga words and kanjis dito na sobrang mahirap intindihin, pero pagka parati mong binabasa, parati mong nakikita, ay makakatulong din talaga. Maiintindihan mo din kung ano yung ibig sabihin ng isang paragraph. So more on ano na to, actual everyday life, kung ano yung maririnig mo sa pag-uusap ng mga native Japanese speakers. Pero hindi din minsan. may mga katrabaho ko na parang may iba na sobrang dali mo silang maintindihan kung ikaw ay nag-aaral ng N1 or N2. Pero mayroon ding mga, kahit nag-aaral ka na, nakapasa ka na ng N2, ay hirap pa rin akong intindihin, dahil siguro yung kinakain nila yung sinasabi na para silang mga slang. Gumagamit sila ng Nihongo na slang. Ayan, may slang ba na Nihongo? Sobrang hirap guys, lalo na talagang pagka ang bibilis nila magsalita. And syempre, yung pinaka-middle ng level na yun is yung N3. Bridging level between N1 and N2, and yung N4 and N5. So, yan yung napasa ko at saka yung N2. So, nung nag N5 ako first time, ba, N5 na yun, binagsak ko pa yun na sa Philippines. Pero yan guys, at least meron na kayong idea kung ano ang mga differences na mga yan. And para sa atin, kahit at least N4 para sa mga SSW, matake nyo yan, mapasa nyo. And para sa mga bachelor's degree, ay at least N3. Pero kung ikaw ay magiging interpreter dito, dapat at least N2. At least N2 level. So, ito yung scoring. Okay? Ano ang mga dapat mong pag-aralan pag magtitake ka ng JLPT? Depende sa levels. So, pag nasa N5 level ang ititake mo, kailangan mo mag-aral ng 50 to 100 hours, and yung kanji mo na dapat mong masaulo ay nasa 103 kanji characters, and yung vocabulary na dapat mong ma-master ay nasa 681 vocabulary, and yung grammar niyan ha, ay kailangan mong sauluhin na nasa 40 grammar rules. Kung ikaw naman ay kukuha ng N4 level na exam, ayan, nasa 100 to 150 hours yung dapat mong i-invest na time para mag-aral ng N4, and 300 kanjis, 1,500 vocabularies, 90 grammar rules. And ito guys is incrementing ha. So ano kung ano yung napag-aralan mo sa N5, at kapag nag-take ka ng N4, lalabas din yung mga grammar ng N5 sa N4 na exam.
So incrementing yan. So kapag ka umabot ka ng N2, lahat ng N5, N4, N3 na kanji ay dapat sa ulo mo pa din. Okay? So incrementing yan. So i-add mo yung mga vocabularies na nakalista dyan. Like for example, sa N3, merong 500 to 750 hours of study hours and 350 characters na kanji. So lahat yan, 350, then 300 sa N4, then another 103 sa N5, and yung mga vocabularies, itototal mo lahat yan pag sasama-samahin mo yan. Ganun kadami guys. And sa N2 naman, nasa 1,400 to 2,000 hours yung iyong pag-aaral, and nasa 1,000 kanji characters na yung dapat nababasa mo, and meron kang dapat nasa ulong 6,000 vocabulary terms, and 250 grammar rules na sa N2 lang lalabas. And ang pinaka mahirap sa lahat, ay yung N1, which is hindi ko pa tinitake dahil wala pa akong lakas ng loob itake, na aabot sa 3,100 hours to 4,005 hours ng pag-aaral, 2,136 na kanji characters na dapat mong sauluhin, at 10,000 vocabulary terms na kailangan mo ring sauluhin, at 400 grammar rules na dapat mong sauluhin, plus yung nasa N2, N3, N4 at N5. So ayan guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. Abangan nyo pa yung ibang videos na i-explain ko ano yung mga trabahong makukuha ninyo kung kayo ay nakapasa sa iba't ibang levels ng JLTT. Ano yung mga pwede ninyong applyan kung halimbawa meron kang N4 certificate or N3 or N2. Abangan nyo yan guys. Thank you so much sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video and mag-comment na rin kayo, okay? So, i-share nyo na rin kung nag-take na ba kayo ng JLPT, ano masasabi ninyo, mahirap ba or madali, and anong level na ng inyong certificate. Thank you so much for watching, and thank you din sa mga nakapag-subscribe na at patuloy na nanood sa aming YouTube channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload na mga videos. And sa mga hindi pa napapanood yung mga previous videos namin, puntahan nyo yung aming YouTube homepage, Gaijin World, and yung aming playlist. Ayan, puntahan nyo yung playlist tab. Makikita nyo doon yung iba't ibang videos namin about study in Japan, work in Japan, driving in Japan, mga JLPT lessons. Ayan, so baka makatulong sa inyo yan kapag kayo magte-take na ng exam. Okay, thank you so much again. This is Alan, and check nyo yung mga videos na lalabas dito. Ayan na.